Nasa 780,000 kilos ng smuggled refined sugar ang nasabat sa Port of Subic ng mga otoridad nitong March 15. Sa pinagsanib puwersa ng Bureau of Customs, Sugar Regulatory Administration, Philippine Coast Guard at Department of Agriculture, Nabisto ang 30 containers na may lulang 780,000 kilos ng smuggled sugar na tinatayang nagkakahalaga ng 85 million pesos. Idineklara ng consignee na slipper outsoles at rubber ang laman ng kargamento. Panayinkinon din na ng DOC ang ginagawang smuggling ng ilang importer dahil posibleng magdulot ito ng panganib sa kalusugan ng mga consumer at negatibong epekto sa ating local farmers at businesses. Posibleng maharap sa paglabag sa Republic Act No. 10611 o Food Safety Act at Republic Act 10845 o Anti-Agricultural Smuggling Act ang consignee ng kargamento. Nakuha na naman sa closed circuit television o CCTV camera ang paggamit ng ambulansya ng isang suspect sa pamamaril sa Marawi City. Sa kuha ng CCTV, makikitang tumabi sa gilid ng kalsada ang ambulansya. Ilang sandali pa, biglang pinaril ng suspect ang isang lalaki. Isang konsehal ang tinukoy na suspect ng mga pulis na agad tumakas matapos ang pamamaril. Ambulansya, kasi alam naman natin ang ambulansya, hindi pwedeng itindam eh. Hindi pwedeng iharang sa mga checkpoint. Inanticipate niya na magagawa na sa pagtaka kasi itong ginamit niya. Allegedly, yung suspect is team leader ng MDRRMO ng Tenasi Municipality. Kaya may access talaga siya dun sa ambulansya. Kinilala naman ng biktima na si Joseph Alindo Saragena. Pero lumalabas na hindi pala siya ang target, kundi ang katabi niya noong mga sandaling iyon. There was this initial report na ang nangyaring incidente kahapon ay personal grudge. At yun nga ho, kanina sinabi ko na mayroong involving a love triangle. Pinagahanap pa ngayon ang suspect. I am Zayman Sinas. I stand for truth.